What's up, bro? What's up, bro? Busy ka? How are you? Sabi ni Coach Yeng Yao, ang paborito mong coach, iwan na daw tayo sa international basketball. Okay. Do you agree or not? In terms of level ng basketball, hindi naman tayo naiiwan dahil marami naman tayong mga players na nasa international, pumupunta pa nga dito, di ba? Nakakapaglaro, like si Lakai, even si Japet, naglaro na rin niya internationally. Tapos meron pa tayong backup na Clarkson, no? Pero ang ano ko lang doon, siguro na pag-iiwanan tayo yung sa sistema ng basketball. Yun yung pahiwatig niya. Oo, kasi sa sistema ng basketball natin, parang yung ibang mga bansa nga na mas tayo, like tayo, third country, yung ibang bansa, talagang kumukuha sila ng mga coach internationally para at least ma-improve or ma-enhance natin yung ano natin, yung basketball community natin, mas malaman natin kung ano yung mga bagong, parang ano yun eh, science, may mga bagong technology din yan eh. Coach, kung tinatanong mo ako kung agree ako kay Coach Yeng. Siyempre, veteranong coach siya. Naging international coach din siya. Siyempre, nakikita niya kung ano yung advantage at disadvantage natin. Isang Ryan Aranya, bakit tayo na 0-3? Ano sa palagay mo? Ano lang to ha, comment lang to ha, sa perspective ng isang ex-professional basketball player ng Pilipinas. Siguro ano, kulang tayo sa ano, cohesiveness, yung gelling ng isang team. Kasi ikaw, naglaro ka na rin international, naglaro na rin ako, hindi pa uso yung Gilas, nakapag-Pilipin team na rin ako. Pero kasi, pag sinabi mo international team, kailangan talagang kakilala mo na yung mga teammates mo matagal na eh. Diba? Hindi mo naman pwedeng pagsamasamahin yung isang team na puro superstar and then hindi mo alam kung paano sila gagamitin. Kulang yung gelling nila, hindi pa talaga sila ganun ka-solid na team. Although individually malakas sila. Pero pag pinagsama-sama mo sila as a team, mahina. Walang team, minsan nawawala yung teamwork, hindi mo alam kung ano yung laro ng isa. Yung team natin ngayon, ha, yung nakikita ko, Gilas, malakas siya individually. Pero as a team, parang questionable. Nagkanya-kanya sila, ganun? Parang may kanya-kanya silang ano, kunya, parang, alam mo yun, hindi naman mawawala sa player yun eh, kahit anong sabihin mong puso, kahit anong sabihin mong naglalaro tayo para sa logo, yung sa pangalan sa harapan natin, hindi para sa likod. Pero pag nandudong ka na, nakikita mo na, nag-cheer yung mga Pilipino, parang gusto mo rin, teka lang, gusto ko munang magpakilala, kaya kong gawin to, kaya kong ganyan to. Nasa comment section din natin, na ang sinisisi sa pagkatalo natin ay si Coach Chot. Do you agree? Well, sa basketball, ganun talaga. Pag natatalo ang team, ang coach ang may kasalanan. Diba? Alam natin yan. Pero pag panalo, player ang magaling. Based on my analysis, brother, mahirap isisi sa coach eh. Diba? Mahirap isisi sa coach. Kasi call nyo yun eh. Kaya nga siya naging coach. Pinagkatiwala sa kanya yung Gilas na yan. And ang hirap naman kung sasabihin kung si Coach Chot ang may kasalanan. Ang may kasalanan niyan is buong team. Diba? Kumbaga parang walang iwanan. Pag natalo yung team, kasalanan ng coach, kasalanan ng player. Hindi ako, sa perspective ko, as a Pilipino, pag natalo yung Philippine team natin, talo tayo buong Pilipinas. Yun, walang sisihan. Kasi, ako ang analogy ko dyan, syempre nasa likod din niya si Coach Tim Cone. Eh. Si Coach Jongoy Chico. Ibig sabihin, pag sinisi mo si Coach Chot, damay si Coach Tim. Kasi, ganyan, as one sila, pagka nag-coaching staff ka, pag may assistant coach, kaya ang assistant eh. Ibig sabihin, sasabihin mo yung plus, sasabihin mo yung comment mo. I'm sure si Coach Chot, sinusunod niyan si Coach Tim. I'm sure lahat na sabihin ni Coach Tim, nilalagay niya sa heart niya at sinusunod niya. Diba? Saka, hindi naman niya nagdi-desisyon na gusto lang niya. Hindi naman niya nagdi-desisyon for sure. Kaya, yun, nakakalungkot lang. Nakikita na kahit na after ng game natin against... may mga memes pa? Yung first game natin, talo tayo. Diba? Nakakalungkot lang na merong nagda-doubt na kagad sa team natin. Mag-i-start pa. Kahit si Jordan Clarkson ay prostrate. Mag-i-start pa lang yung game against Italy. Tinawag lahat ng players. Pag tawag kay Coach Chot, nag-boo yung buong Araneta. Before mag-start yung game, ha, nag-boo. Ibig sabihin, hindi sila sang-ayon sa head coach. Mag-i-start pa lang yung game. So, anong mararamdaman ng mga players? Lalo na si Jordan Clarkson, na hindi alam. So, si Jordan Clarkson, nung in-interview siya, nagulat siya, bakit binubuo eh home court natin to? Totoo, di ba? Kumbaga parang... Ano pa lang eh, kumbaga pang-build ng momentum, pang-build ng strategy. Tapos,
kapwa natin Pilipino yung magbubu sa atin. Hindi naman sa pag-aano, pero kasi sa mga nakakaintindi sa basketball talaga, ang hirap maglaro nun. Nandito ka sa sarili mong bansa. Pagpalagay natin, natalo tayo ng first game. Pero instead of dapat i-down natin sila, dapat suportahan pa natin. I-uplift natin, eh. No? I-uplift. Kilala yung mga Pilipino, eh, di ba? Dapat ipagbigay tayo ng suporta. Sige, kahit natalo, at least nakita namin yung team lumalaban. At least nakita namin binigay nila yung best nila. Dapat maging proud pa rin tayo, manalo at matalo, as one tayo, like na sinasabi mo nga, di ba? Yun nga, hindi alam ng mga nanonood na if binumo yung coach mo, may effect yun sa mga players. Oh. Lalo na kay Jordan Clarkson nga, na hindi niya alam yung nangyayari. So nagulat siya. You did that to discourage the team, the whole team. Mm-hmm. Hindi lang si Kostyot. Pero wala, ganun talaga yung basketball eh. Kaya nga tayo may crowd eh. So it's up to the crowd kung ano yung reaction nila. But home court natin eh. Dito ginanap, di ba? Pinagandaan natin yan. Bro, ganun talaga. Ang kahit saan ka naman magpunta, hindi mo pwedeng i-please ng bawat isa. Pag may ginawa kang tama, may magagalit. Ginawa mo naman yung gusto na isa, may magagalit. No? So wala, hindi mo talaga siya maipi-please. Yun feeling ko yung nagiging problem natin siguro dito sa basketball community. Kumbaga parang wala tayong suporta. Pag may natalo kasi, dapat si ganito, ganito, ginamit. Si ganito, ganyan yung ginawa. Eh syempre, ano yun eh, situational yan eh, di ba? Call yan ng coach, Coach Shot. And for sure naman, hindi naman yan ginawa ni Coach Shot na sariling alam niya. Meron niyang advice nila Coach Tim Cohn, meron niyang advice. Marami rin nasa likod yan eh. Next time na mag-host tayo dito, kung susuporta tayo, sumuporta tayo all the way. Huwag na tayong sumuporta half-heartedly. Kasi ang hirap eh. Yung mga players naman natin na yan, for sure, meron silang kanya-kanyang sacrifices. Hindi nila nakikita yung family nila. Araw-araw, nagpa-practice yan. Binibigay nila yung best nila. And gusto nilang manalo, hindi naman yan nagpapasikat lang para din sa kanila. Even like si Coach, for sure, sobrang stressful maging coach. I-handle yung Gilas Pilipinas na yan. No? So, yun lang. Siguro, kung may mali sila, meron din mali yung mga Pilipino na nagbabash. Sana tigilan na natin para at least sa atin, sa sarili natin magsimula yung teamwork ng bawat isa. If si Justin Brownlee ba daw yung naging, nothing against Clarkson, NBA player yan, of course, idol natin yan. Siyempre. Oh, pero si Justin Brownlee daw kasi yung ginamit natin sa mga previous international game natin. And sana daw, nag-stick na tayo kay Justin Brownlee. Agree ka ba dun? Well, yun din yung isang sinasabi ko nga, diba? Siyempre, as a coach, kunyari, kung ako nasa posisyon na, kukunin ko yung best available talent. So, si Jordan diba? Clarkson yun? Jordan Clarkson is Jordan Clarkson. Iba din yung caliber niya. Six-man NBA Justin, player yun, six-man. Si Justin naman, masarap din ka-teammate kasi naging teammate ko rin yun sa ano eh, sa Dubai eh. Yung liga namin sa Dubai, no? Champion kayo. Okay din naman. Kaya, yun nga, doon papasok yung sinasabi ko na kulang sa gelling yung team. Kahit sa ang team yan eh. Mahirap makipag-compete kung yung kalaban mo is talagang solid na yung teamwork nila, solid na yung team nila, tas tayo bubuin lang natin. Diba? Pero yun nga, yung tanong mo, kung si Justin Brownlee ang nangyay dyan, mahirap, brother? Baka parehas lang? 50-50 ang sagot eh. Pwedeng manalo, pwedeng pag natalo, sabihin nila sana si Jordan Clarkson na lang ang ano. Walang tamang sagot, no? Walang tamang sagot. Diba, isang tanong pero wala kang tamang sagot. Hati ang sagot. Mapapaano ka na lang, what if na? What if ka lang? Oh. But, nonetheless, syempre Jordan Clarkson eh, NBA player 'yan. Wala tayong doubt NBA dyan. NBA player, nothing against Brownlee kasi magaling din na import 'yan. Ilang beses pinag-champion yung Ginebra at saka masarap din kasama 'yan nasa teammate. Pero syempre, yun na nga, kumbaga parang nangyari na 'yan eh siguro. Mas malakas lang yung team ng nakalaban natin. Siguro mas ano lang sila. Mas preparado. Mas prepared sila sa FIBA na to. Next time na lang, pagka merong ulit na ganito, mas paghandaan natin na maigi, mas mahaba yung preparation, mga practice, kung kailangan natin mag-tournament sa ibang bansa, gawin natin. Ba't naman hindi? Diyan mo lang naman ano yan eh. Nakikita lang naman kasi nung iba is game. Hindi nyo nakikita yung preparation before the game. Like mga ilang hours na practice and everything. Mahirap. Alright. Thank you sa insight. Thank you. Okay, ano mo na yung kampiyatos mo? Doon na nga, sana nga. Doon meron akong ano doon eh. Big screen doon eh. Kaso wala mo. I-invite mo yung Gilas. Pagka gusto nila mag-relax, sabihin mo sa Team Gilas kay Coach Chot.
Welcome na welcome naman syempre sila ang buong PBA community doon, mga teammates natin, PBA Moto Club, especially the Giles team, kahit anong sports pa yan is always welcome sa Cup Hiatus for sure. Open 24 hours a day? 24/7 sumasagot kami sa Facebook pero hanggang 6 PM lang nagpapapasok kasi syempre pag madilim mahirap na yung ano, safety mahirap first. Nang magkakasya ng guest first. Kita tayo sa Dubai. Yung nga pala, may game tayo sa Dubai. I-invite mo yung mga kababayan natin sa Dubai, yung PBA Moto Club. Sa September 28, mga kababayan natin dyan sa Dubai, nandiyan po kami, makita-kita tayo. Kalaban namin ang OG Dayo. Ang game namin ni September 30. Antayin nyo dyan, meron kaming mga kalaban natin. Import, kasi Dog Kramer. Babaragin yung kalaban eh. Nakita ako, nagpapalaki na naman ang katawan. Malaki na nga yung katawan, nagpalaki-palaki na ng katawan. Hi, bra. Kita-kit, see you. Alright, brother. Thank you. Ayun, tumatawag yung Pingris.